Magandang araw muli sa ating mga manonood. Welcome to another episode of SINEPINOY. At ako po ang inyong likod, Dr. Gigi Javier Alfonso. At ngayong araw, isang sikat. Okay ba yan? Sikat na queer film director ang makakasama natin. Nagsimula bilang isang writer and director ng mga TV shows noong 1990s. Pero nakilala sa mga sikat na LGBT films noong 2000 tulad ng Lalaki sa Parola at Lihim ni Antonio na tinaguri ang classic indie gay films ng mga kritiko at manonood. Noong nakaraang dekada ay mas nakilala pa dahil sa mga tanyag na gawa tulad ng Unfriend na naipalabas sa Berlin Film Festival, Kasal na nagwagi ng Best Film sa Cinemalaya Independent Film Festival, Gino and Marina nominados sa iba't ibang awards sa Gawaturian, at walang kasarian ang digmang bayan noong 2020. Mga kaibigan, ikinagagalak ko na makasama ngayong araw na ito ang isa sa mga haligan ng queer filmmaking sa bansa, Joselito Altarejos, o mas kilala bilang J. Altarejos. Magandang hapon po. Magandang araw. Grabe sa'yo naman yung haligi. Haligi? Totoo naman. Baka sabihin nila. Wow. Alam ko naman na sikat ka na noon pa. So, it's important for me, maraming yung mga miyembro ng LGBT community na nakapanood sa iyong pelikula. May alam rin ako na sabi ng mga ng mga pelikula mo na nagbigay daan upang mas lalo pa nilang makilala ang kanilang identity, no? Yung gender identity. Yeah. But I just want to get to know more about you. Ikaw, can you tell us who is J. Altarejos? I'm a worker of Filipino films. Yun yung una kong tingin sa sarili kong manggagawa, no? Katulad nung maraming manggagawa sa Pilipinas. Isang manggagawa na gustong gumawa araw-araw. So yun yung ginagawa ko. Nagtatrabaho ko araw-araw. Hindi kailangan mag-shooting. Hindi kailangan. Nagsusulat ako. Nag-i-edit. And then, yun. Way of life. A way of life. So, nagsimula ka bilang direktor ng mga TV shows sa GMA. At katulad ng ganyan kita kamahal at talik sa apoy. Ayan. Tell us about that experience. And yung shift mo from television to filmmaking. Okay. I think I would like to say that nagsimula ako na ano yung privilege, no? It was easy for me. And the very first, I always say this, no? The very first director I met and worked with was the Ismael Bernal. Mm-hmm. So can you just imagine working with him? Yun yung sinabi ko sa isang post na parang yung mga pre-production namin became EDs, no? On the conditions of the country, of the workers. So ganun siya. So ako, absorb lang ako. Nag-absorb lang ako kasi wala akong alam eh. Ganun akong tao, yung alam ko, pag wala akong alam, then I would say, I will listen. Especially, kilala mo naman si Bernal, di ba, anong tao siya? Oh, I mean, malaking talagang tao in all aspects. No? So ganun, yung ganun ako nagsimula. Tapos, nung nagtrabaho na ako, bilang kung ano, AD sa Viva, sabi ko lang, one day, gusto ko nang mag-direct. Sabi ko sa kaibigan ko, si Veronique Del Rosario. And then she said, okay. It was that easy for parang me. Parang natural na. Oh, yun. Na alam ko. And during the time, it was really hard, no? Alam natin yan. Hindi madaling maging director. Hindi madaling matawag, no? Na filmmaker, no? Parang ngayon, we throw those words around like, you know. I mean, pero noon talaga, you worked hard for it. I mean, yun. But anyways, so, mula noon, meron akong hindi binibilang eh sa filmography ko na I did, I think, in 2000, yung Kiss Mo Ako. Hindi ko siya binibilang talaga kasi pakiramdam ko, hindi ko siya pelikula. No, at kaya matagal akong hindi gumawa ulit after that.
Kaya 2007 na lang ulit. Parang na-trauma kaya ata. Na-trauma talaga ako noon. Na-trauma talaga ako. Kasi, anyway, I'm working with them again now. When you started your film career, yeah, yung pag-shift mo sa directing gay independent films. That was, because, diba? Yeah, kadugtong yun. Kadugtong yun, no? No, na-trauma ako na. Yung lalaki sa parola. Yes. At lihim ni Antonio. Yeah. Tapos, napunta dun sa queer filmmakers, kasama ni Chris Pablo, Brillante Mendoza, Aureus Solito. So, masasabi bang, at the time, kasi yun yung biglang dumaan na parang movement siya in the path sa LGBT plus sector. Parang nagkakaroon nun ng unti-unting pagtanggap, no? Oh. Sa mga kwento na nanggagaling sa community. Correct. Pero it was a different time than now. I mean, you know, I remembered our films would be shown in ano, yung mga madidilim mga sirang sinihan sa rekto. And then when we did Parola in 2007, that started the gay films to be shown in at the malls, katulad ng Galleria at SM pa that time. So parang yun yung that's somehow venue. Somehow yun yung ano na parang hindi dapat hindi na natin ipalabas yung mga pelikula natin dito sa mga maruruming sinihan, sa mababahong sinihan, because it said so much about us, you know, and we should claim our space in this. Kunyari kung sa mall may espasyo ang bawat bahagi o miyembro ng LGBTQIA o kahit na ano pa man siya, 'di ba, sa mall. So ibig sabihin, yung pelikula natin pwede dapat mapanood sa mall, hindi lang natin siya i-relegate diyan sa mga second-run theaters na kung saan may mga kriminalidad pa nangyayari at na-attribute pa sa community, kasi minsan kasama pa yung ibang miyembro ng community. That's within the distribution area. No? Yeah. Pero let me go back to the style of your filmmaking. Aside from Ishma, sino pa ang nagkaroon ng impact sa iyong paggawa ng pelikula? Meron ba? When I was younger, I think it was Almodovar. I've always loved the color and the temper. And I like it. It's warm and it's sexual and... Yeah. And real. Pero ito... Nagkaroon ka ng struggle sa censorship. Yes. Would you say? Yeah. And I'd like you to talk about that. Oh. Okay. Swerte yata ako kasi may humaharap. Yung mga earlier films ko may humaharap sa censors. Na iba, hindi ako. Then nailulusot nila katulad ng ang lihim ni Antonio na parang na-approve nila despite the long sex scenes and lalaki sa parola. But when I started producing my film, then I had to contend with them. Mm-hmm. But meron kasi akong ano eh, meron akong framework. Alam ko mahigpit sila. Tiningnan ko kung anong klase yung mga members ng... Totoo yun, di ba? Mm-hmm. Pero nakita ko, sino magre-review? Sila June Keatley, isang lawyer. These are all middle-class people. And my film was like, ang laro sa buhay ni Juan. Yung live sex performance. So, what I did was, kinausap ko sila sa English. You know, it was really sad. Their lives like that, you know. Because, hindi ko sila lalabanan. Kasi, tayong lahat, may prinsipyo na tayo sa panahon ngayon. Di ba? Kunyari, may ayaw sila sa pelikula ko, sasabihin nila, ayoko yan kasi ganito. Tingin mo ba ang isang speech ng isang artist ko, no? Sasabihin ko, I'm fighting for my freedom, no? Will change their... May set values na yan. So you have to work within that. So what I did was, become one of the homeowners association member na parang nakigi ano sa kanila in their burgess way and all. And so, really? Yeah. And then, so what do you want? You want this to darken a bit? Yeah, just a bit. All right. So, I knew how kinausap to... Kinausap mo. Yun yung ano. Pero nilalaro ko talaga. It was a subversion, yeah. You know? Meron akong plano sa sarili ko, yung parang gano'n na, alam ko, kasi kung tungkol sa censorship, dapat pumunta tayo sa Kongreso. Kasi batas yun eh. Mm-hmm. Di ba? Kahit magangawa tayo sa harap ng MTRCB, sasabihin lang naman nila, we're following the law. So, Pero mukhang nakumbinsi mo eh. So, yun nga. Di ba? So, dapat wala talaga. Yun naman ang tayo natin. Freedom of expression. Diba? Yes.
you have done your films, but yung coming of age, yeah, di ba? Yeah. Kasi napapansin ko pag umisa meron batang lalaki, you have that lihim ni Antonio, pink la, halo-halo, di ba? Mm. So, how personal are these films? Di ba? Personal experience ba ito na ginawa mong pelikula? I think, oh, personal siya. Ganun akong klaseng manggagawa ng pelikula. At ganun din akong klaseng tao, napaka-personal ko. At ngayon nga, nakita natin na ang personal ay political din. Kaya hence, the change in the way we tell our stories or the way we see the stories, no? Mas lumawak dahil dun sa pagtingin na ang personal ay political at ang political ay personal. So mas napalawak niya yung pagtingin natin sa mga karanasan, hindi lamang kundi ng sambayanan siguro. Parang, so maganda yung expansion mo nung ano, no? Yung what is personal is political. In yeah. fact, let's be particular, itong walang kasarian. Ang Dingbang Bayan. Ang Dingbang Bayan, di ba? Your most recent film. Yes, yes. And, you know, ang daming nagsalita tungkol dito at nakita yung tapang mo going into this. Di ba? Yung shift niya, hindi naman shift kasi what is personal is political. Pero you're talking about pagbabago, pero tinawag mo rin siyang propaganda. So, i-ano natin yun, i-dugtong natin. I-dugtong pero natin yan. Upisahan mo with being political and, okay. and personal. So, my films since 2007 have been about LGBTQIA, particularly of experiences of gay men. Yes. Yun talaga yun. And then, doon na natin hinahanap yung mga karapatan natin bilang miyembro ng LGBTQIA plus community. So, ganun din yung karakter nung sa Walang Kasarian ng Digmang Bayan na nagsimula sa pelikulang kasal, si Paolo, isang filmmaker. So, sa kanyang paghahanap at nagkaroon siya ng ano, ng si Paolo doon sa bago kong pelikula ay ang pamangkin niyang si Kian ay pinatay ng mga pulis. So, para sa akin, kung ang isang tao nakaranas ng ganun, maghahanap siya ng hustisya. Maghahanap siya ng totoong hustisya. Kung hindi niya makita dito, kung hindi niya makita dito sa kalunsuran, hahanapin niya kung saan man, kung sa kanayunan niya makikita. So ganun yung ano, parang yung mga pelikula ko dati nagtatapos siya sa malungkot, yung lagi na lang kawawa yung parang bida, talo. Oh, I mean, exactly. Sorry Bing, ah. Dala yan ng found story. I mean, it's a critic. True. Because found story doesn't allow you to, for redemption in the end, no? I mean, you end up with this and that's all. I mean, especially those who do, sorry, this can be very controversial, but especially those who do real time, no? But you see, parang lugmok na nga tayo and then, kaya sinasabi wala naman talagang nanonood. Now, I have, but I'll go to that later. But, kaya naisip ko, dapat bigyan na natin ng ideya man lang kung ano yung pwede nating gawin sa mga sitwasyon na lugmok tayo. Pwede tayong lumaban. So yun lang naman. So bilang filmmaker, 'di ba, bigyan natin sila, mag-imagine tayo ng mas maayos na Pilipinas siguro, mas maganda sa kinabukasan. Ayun. Ganda yung answer mo doon, ha? May bayad mo. In your career as film director, ano yung most challenging film na ginawa mo? Paano mo hinarap yung mga challenges doon? Head on naman lagi akong humaharap. Marami yan, kunyari yung dati. At gusto ko na rin ito pag-usapan ng ano, kunyari, may ginawa ko noong 2015. Tapos, it was about a woman seeking temporary protection order against her husband, abusive husband, and then I was I was accused of hurting the actress. I mean, can you just imagine what the fuck? I mean, this world we are living in. You know, you're making a film about that, and then there was this accusation. Para sa akin, but I faced it nang diretso lagi naman. Parang ako, I will not apologize for the sake of apologizing and keeping peace, no? Because I know, time and again, that time will prove you right kung tama ka eh.
Kaya may tanong dito noon eh. Meron ba? Meron ba? Hindi, but it's really collaborating with a set of indie actors throughout your career. You're talking about, we're talking about Ray Dulay, Paolo Rivero, Mark Fabilian, and recently Oliver Aquino. Pero yung style ng paggawa, especially, specifically, difficulty in scenes like sex scenes, etc. Ano ang iyong approach sa paghulma ng eksena? Magkaiba na sa ngayon kaysa dati. Okay. Yun ang gusto ko madinig. Prior to 2019, I did Gino Tomari. And it was nominated in Rihanna. Yes, of course. So it was very difficult because it was about a porn film, no? Making a porn film. So at some point, I had to be that director that making a porn film, not feeling anything like do it and it should be wider, or, you know. And then after that, you know, I had to see my psychiatrist. I had to talk to my lawyer. I had to have a debriefing. Ganon ka kapektado? Kasi parang ako, kwenestyon ko yung sarili ko, yung parang hanggang saan yung ipagagawa mo sa kapwa mo para lang sa sinasabi mong art. Oh. Is it even worth it? Alam mo yon. I mean, you've seen the scenes there. Kung exploitative ba yun? Yeah. Diba? Pero during that time, I just wanted to make it. You know, I was doing a film about making a porn film. So I to have that frame of mind. But I will not do it again. Okay. So ngayon, parang ang approach na lang dyan, whatever the actors can give, can share, yun lang yun. Kung gusto nilang magubad sila, kung kaya nila. Pero dapat gusto lang nilang i-share yun. Yes. Dapat na naniniwala din sila sa ginagawa nila. So yung, eto naman, experience as a queer filmmaker, do you think that local independent cinema has helped in representing LGBTQIA+? This particular sector. I think the independent cinema has always been, you know, biased towards. I mean, biased, the kids use it now. Biased, like they like. The independent cinema has always been biased towards LGBTQIA, mas nurturing, mas tama, siguro. Which... Kasi giving space to the marginalized. Yes. That's the main... Nakatulong naman talaga. At ito yung naging ano talaga namin, daan talaga namin para mas mapalawak pa yung audience. Yun. So, great. So, yun din ang ano ko, sabi mo, okay naman. Pero, is there anything more that can be added to this? Ano pang pwedeng magpalawak nito? I'm not saying okay naman tong ngayon. Okay siya sa panahon na we are recovering from the pandemic. We need work. Yun yung, ano ngayon, trabaho para sa grupo namin. At trabaho sana sa mas marami. So, ano pa yung kailangan? Siguro tulong talaga sa industriya, hindi lang sa LGBTQIA films, kundi tulong sa industriya mula sa gobyerno, no? Isang magandang structure o programa para talaga. Para sa mga manggagawa, no? Ako, one time I attended a forum and they were talking about roadmap of Philippines entertainment industry up to 2028, and they were like saying we can be the next Korea and all in terms of output. I was like, and he asked like, so what is the roadmap for the film workers? I mean, we should imagine something like, dapat, ito yung sinasabi ko sa grupo namin, na parang dapat tayo, hindi natin po problemahin yung bahay, yun yung bahay, pagkain, yung edukasyon, yung parang ganun. So, dapat yun yung roadmap natin sa mga manggagawa ng pelikulang Pilipino, na sana magkaroon tayo nun, no? Eventually, right. Ng bahay, pagkain, edukasyon, na hindi natin po problemahin, at magiging mas productive pa tayong mga manggagawa ng pelikula. Yun. Correct. As a filmmaker and also as a queer filmmaker, what advice do you give to
young filmmakers who want to venture into making films about LGBTQIA+. Ito naman ay bilin hindi lamang sa paggawa ng LGBTQIA+ stories, no? But for everything, like general. Yeah, in general. Know your subject. Research. Not only read, but be there. You know, makisama sa mga taong gusto mong ikwento. Yun lang talaga. At dapat tanungin nila lagi yung sarili nila. Para saan at para kanino ba yung mga ginagawa nila? Para maging, para makapasok tayo sa Netflix? Para maging ano ba tayo? Para saan? I mean, ang dami-dami na nating filmmakers. So, at huwag natin ihiwalay. Ako sa akin lang, lagi ko itong bilin sa mga estudyante namin na nag-aano sa amin. Huwag niyong ihiwalay yung sarili ninyo sa Pilipinas, sa kalagayan ng kapwa Pilipino. At yun yung dadalhin mo sa paggawa ng pelikula. Ano man yung gagawin mong pelikula, mapa rom-com, horror, o whatever, action, kasama yung karakter mo, kasama ka sa Pilipinas. Oh. And dapat tama ang pinapakita mo. Huwag na tayong magdagdag sa pagsirang ginagawa sa ating kasaysayan at sa naratibo ng ating sambayanan. Tama na. Kung ganun din lang tayong mga batang filmmakers na dadagdag lang tayo sa ingay na to, baka kailangan tumigil na muna tayo. No? Parang ganun lang naman. But otherwise, kakampi dapat natin yung bayan. Yun lang naman yun eh. Kaya ako may niluluto kaming workshop na ang ano lang talaga namin, sana yung makagawa kami ng, kami, sinisikap namin ngayon sa 2076 Collective, na yung mga pelikula namin ay, yung, alam mo may pagmamahal sa bayan, no? Makabayan. Tapos, yung maaabot ng masa. Kaya dumating na kami sa bagong yugto na ngayon ng paggawa ng pelikula. Ayan. Na tell us about that. Yes. Kasi yung, ngayong 2022, yung 2076 Collective, yan na yung ano namin. Ganun pa rin, gusto natin, makakuha ng, kailangan natin mag-entertain. Pero at the same time, kailangan din natin mag-arouse ng curiosity, di ba? Tapos, dapat yung pelikula natin, may call to action, ano pa man yan, di ba? Yung parang, may gagawin tayo, may crisis, may gagawin tayo, may problema sa pag-ibig, kailangan may gagawin ka. Parang ganun. So kaya meron kaming workshop ngayon na gusto namin siyang sukatin yung paggawa ng pelikula. Talaga, yung parang kasi lagi na lang sinasabi, magkano bang gumawa ng pelikula? Sagot natin, depende. Diba, sa ganyan. But, you see, ang dami ng pinagdaanan eh. Ang focus namin ngayon, yung mga tao namin dapat, pag tinanong, may shooting tayo, ilang shooting days, magkano yung pera mo? Dapat sapat ang sweldo muna ng mga tao bago yung ibang budget. So, nakasentro sa mga manggagawa muna ang budget na inilalaan sa paggawa ng pelikula. Kasi minsan tinitipid na yung mga tao, pakiusapan mo na lang, nagbayad ka na dun sa artista, 50 mil. I don't like it. My God, that's 50 fucking thousand pesos in this poor country. I mean, that's too much for one day. Tapos yung isang manggagawa, 500, 600, that's too much. Yun yung gusto kong anunin natin na habang gusto natin ng maayos na pamamaraan ng paggawa ng pelikula, di ba? We want 8 hours of work. Pero dapat i-recalibrate din natin yung pagtingin natin eh. Na akala natin special tayo eh. Kaya ang taas ng mga bayad sa atin. Kahit sa director, meaning ko, ang taas-taas, no? Kumpara kunyari sa ano. Pero kaya ina-appreciate ko talaga siya. That's why I work hard. Correct. Alam mo, ang feeling ko, sasabog ka na. Hindi, yun. Sa passion. Yun lang. Ayoko lang talaga ng sobrang, yung inequality. There's so much inequality in our industry. And people don't realize it. They don't feel the privilege that they have in having this 20,000 pesos a day na bayad habang maraming walang trabaho. At sana yun ang makita natin bilang mga gumagawa ng pelikula. Ayun lang. Sorry. Ganito lang talaga. Ganito lang talaga. Sanay na ako sa iyo. So, okay. Pero tayong ano, shift ako ha. Ito yung fast, may questions ako. Maiksi lang ang sagot. Yes, isang yes. Salita. What is your favorite pastime or hobby during COVID-19 nung lockdown tayo? Editing. 3 words that personally describe your style of film directing. Brave,
Isa pa lang yun. You know, colorful. Okay. And bold. Okay, that's fast enough. Oh, sige. Now, people you think would never do, something that people think you would never do. But I would. But you will. Action film. Yes. Okay. I did an episode of a telecine and I loved it. Yung Barilan and all. Okay. Favorite working environment? Beach. Oh, okay. Local celebrity crush or whatever. No, I like. I wish I can work with Daniel Padilla. Okay. So, who is your favorite LGBTQIA plus film director? Okay. Ano na lang? Film. Well, something that really struck me when I was a kid was The Mountains of the Moon. I don't know if it was an LGBT film, but there was a scene. Mountains of the Moon. Okay. Sorry. Local film. What? Himala. But gay film? No. Himala. Himala's film. Yeah. All right. So, local actor. Oliver Aquino, may actor. Or actor. Actress. Oh, now I like Sunshine Cruz. Oh. I mean, she's a revelation in our film, Pamilya sa Dilim. You should watch out for her. And she's really, really good. What's your biggest what if? What if I became a doctor? Okay. Favorite day in the week? Any day. Maraming salamat. Maraming salamat. Ay, nako. Ang dami nating insights coming from our guests. Itong ating pinakatanyag na gay director. And thank you so much for your time. Really, Jay. Maraming salamat. Salamat. So, gusto kong sabihin at nandyan tayo na nagtatapos ng ating episode ngayong araw. Maraming salamat, Jay Altarejos, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon ngayong araw. Patuloy po nating tangkilikin ang pelikulang Pilipino. Catch us again next time at TVUP.ph at we will bring you another Filipino film artist for a chat. I'm Dr. Gigi Javier Alfonso. Hanggang sa muli. Ito ang Sine Pinoy.